So ayun mga pre, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat at welcome back dito sa channel ko. So ayan, nagpapasok ako ng bagong tubig sa ating mga fund ng mga mollies. Ayan, sa sobrang init ng panahon, so nakakatulong ito sa pag-increase ng oxygen level at syempre mapababa na rin yung ammonia. So dito yung fund ng ating coldest molly, ayan. So abangan nyo yung pag-out natin ito, siguro by the end of next month. So mag-out na tayo dito mga pre. Hopefully, pabalik na yung tubig. So yun, sa video na to ay papakita ko sa inyo, i-update ko kayo sa dalawang guppy koi natin. Ayan, yung silver koi guppy natin, ito. Ayan, nagtatago sila. Ayan, so malalaki na yan, mamaya hulihin natin. At syempre yung nandun, yung tuxedo koi guppy natin. So yun, simulan natin, let's go. At ngayon dito tayo magsimula sa tuxedo koi guppy natin na hinuli ko na kanina kasi ang hirap hulihin. Ayan. So ipapakita ko sa inyo. Ayan, tingnan nyo, Big Mama. So ang laki ng female natin at yung male natin, ayan. So hindi ganong lumaki kasi dwarf nga to. So yung tawag nito, tuxedo koi guppy. Ayan. At syempre meron ng mga fry dyan. Ayan. Hindi ko alam kung makikita sa camera, pero ayan o, tingnan nyo. Yun. So, visible na sila sa camera. Siguro nasa 2 weeks old na yung mga to. So, yung tuxedo koi natin ay nag-decide ako na itatransfer natin dun sa freezer ng ating isang ref tub. So, dahil pair lang naman sila, so hindi kailangan malaking space. Ayan. Dahil kailangan ko yung ref tub na yon. Kukunin ko din yung mga fry nila. So hanapan ko pa ng lalagyan. So dito muna sila at i-acclimate natin muna. So dito meron pa ako ditong tatlong silver koi guppy na female. So naubusan tayo ng male, kaya tingga muna sila. So swerte na makakuha niyan pag out natin kasi malalaki na. At syempre dito, yung mga breeder ng ating silver koi guppy. So ipapakita ko sa inyo. Let's go! So ayun mga pre, bago ko ipakita sa inyo, ay release muna natin to. Dahil pupunta tayo dun sa tub ng ating tuxedo koi guppy. So ipapakita ko muna sa inyo yung mga fry nila kung gaano na ba kalaki. Para at least may idea kayo kung gaano katagal natin pwedeng out yung isang guppy. So yung mga to ay nasa estimated nasa 2 weeks old. Ayan. Meron na ngang lumilitaw na yung kulay. Meron ng pupula. Ayan. Hulihin natin. So hindi ko alam kung gaano karami nito. Nakaraan estimated ko less than 20 pieces. Ayan o, tingnan nyo. Malalaki na yan. So visible na sila sa camera, kompleto na, at unti-unti nang lumalabas yung coloration nila. So yung iba hindi natin hulihin, at least ipapakita ko lang sa inyo kung gaano na sila kalaki. So bago pa lang yung fry na to, so kung nasubaybayan mo yung mga video natin nung nakaraan, so malamang alam mo kung kailan. So ayan. So ganito nakalaki yung mga fry ng tuxedo koi guppy natin. At hopefully magkaroon tayo ng next batch kasi parang pregnant na yung female. So kukunin ko rin sila mga pre, mga ilang weeks lang kasi utilize natin to. Kailangan ko to sa fry ng ating assorted mollies. Ayan. So yan, punta tayo dun sa kabila. So dito yung breeder ng ating silver koi guppy. Ayan. So, nanibago sila mga pre kasi may takip ito. So, tinatakpan natin to para hindi masanagan ng araw. Ayun o, yan. Yun yung tinatakip natin. So, pagbukas ko, ganun yung reaction nila. So, nagulat sila. So, kuha tayo kahit ilang
Madalawang female lang tsaka isang male, para at least makita nyo naman yung pagkakaiba ng silver koi guppy at tuxedo koi guppy. Yan. So mahirap hulihin kasi ang lalaki nga, so kailangan medyo malaki yung net mo. Yan. So yung napakalaki, di ko mahuli. Grabe, ang bilis lumangoy. So ito na lang. Yan. At kuha tayo ng male. Isang male lang, para at least makita mo, makita nyo. So ito siguro. Yan. So hindi rin masyadong lumalaki yung male. So yun, ito na. So napakalaki na ng mga breeders natin. At yung male ay parang tuxedo koi guppy lang, hindi rin lumalaki masyado, pero goods na rin. So pulang pula yung coloration nila. So yung isang female ay wala lang pula sa ulo, pero okay pa naman. Yung labas niya ay maghaganda rin naman. Importante lang yung platinum base nila. Sa lalaki ay hindi mawala sa breeding natin. Ayan. So tingnan nyo, pantay na pantay yung platinum niya. Yung pagkapula niya, intense na intense. Ayan, so walang filter to mga pre ha. Yung video natin, walang filter yan. So ganyan talaga yung actual na color nila. So napakaganda. So yung iba malalaki pa dyan mga pre, hindi lang mahuli. Pero magbabawas ako nito mga pre, siguro kapag magka time tayo, mamimili tayo mga isang trio lang or dalawang pair yung iiwan natin. So may nakita pa akong fry. So ito nga pala mga pre yung fry section nila. So medyo marami-rami na rin. Siguro nasa 50 pieces na rin yung nandito. So pinapalaki natin. Ayan. So dito sila sa malapad na ref tub, para naman ma-nurture natin ng pagkain. At syempre mabilis silang lumaki. So nandun yung mga malalaki na. So pakita ko sa inyo. So ayun mga pre, dito sa lumang batya na to ay silver koi guppy natin. So ayan, tingnan nyo. Medyo malaki to mga pre. Ito yung first batch natin. Yan. So sineparate natin dun sa mga maliliit, para naman mabilis silang lumaki. At syempre yung mga maliliit na to ay hindi rin bumagal yung paglaki, kasi makakasagabal sila sa paglaki ng mga bagong fry. So ako, inuunti-unti ko, kapag may medyo lumaki na, lumabas na yung kulay, so diretso na dito. So mabilis rin silang lumaki dito, dahil konti nga lang sila. At syempre direct sunlight sila mga pre tuwing umaga, kaya napakaganda ng kanilang kondisyon. So makita yun naman. So ayun mga pre, nandito na rin lang ako. So update ko na rin kayo ng mga pa-out natin, yung Japan Google Double Sword natin. So i-out natin yan. Dito, napakarami dito, Dambu Ear Mosaic. So kahit mag-order ka pa siguro ng 200 or 300 pieces, kayang-kaya ng Dambu Ear natin yan. So yan, magaganda na yung kulay nila. Litaw na litaw na yung mosaic nila at saka snake skin ng katawan. So dito, EBM. So medyo limited yung lalaki natin, pero napakaraming babae doon. So ina-out natin to per trio. Ang dambu ear natin male, tsaka female ay ina-out natin ng pair. So dito, uy, nanganak na yung P-dirt natin. So may fry na ako nakikita. Ayun oh. So ayan yun, sa next video i-update ko kayo sa pagkuha natin ng mga fry. Pero ayan, may mga fry na. Ay, sa wakas. So it's a double blessing para sa atin. Nagka-fry na rin yung P-dirt natin. So okay na yan. Maganda ng blessing ngayong umaga. So yun, tapusin ko lang to mga pre, yung pagpapasok ko ng mga tubig. At syempre uwi na rin ako. So yun, maraming salamat sa patuloy na pagsupport at panonood. Hanggang sa muling video. God bless us all and bye bye.